Mga barako, so tapos na tayong gumawa ng ating extension slash landing board. So ngayon, ipapakita ko sa inyo yung So, kumusta mga kalapatis, mga kabarako? So, kung napapansin nyo is nandito tayo ngayon sa aking sasakyan. I mean, sa car pala ng, ano ko, ng brother ko. So, ngayon, kaka-off pa lang natin ng work. Tapos, pasensya na kasi hindi na tayo nakapag-update. But today, wala tayong second job. So, mag-update tayo ng mga kalapati natin. Pag-uwi ko, update ko kayo kung anong nangyayari sa ating loft. May bad news, tapos may good news. Tapos, today, or tonight, gagawin pala natin yung extension or landing board ng mga kalapati ko. Kasi nga, gusto ko nang paamuhin yung bigay sa atin ni Boss Brown G para mapalipad na natin. So, ayun, antabi lang kayo dyan. Uwi muna ako, tapos update ko kayo. Dyan lang kayo. Kumusta mga kabarako? So nagbabalik tayo. Andito na tayo sa ating loft. So mag-update tayo saglit kung anong nangyayari sa ating mga kalapate. So ayun, lilipat ko lang yung camera. Ito mga breeders. Ito, wala pa rin mga itlog. Yan. Pero malalaki naman yung katawan. So nag-aantay lang ako. Tapos dito naman, ating 5 more days bago mapisa yung itlog nila. May nag-comment sa videos natin, sabi keep daw yung itlog. So, alright, we're gonna keep it for now. Tapos titingnan natin kung ano maging resulta. Pero, yun na nga, parang nagbago na yung ano nila. So, sinabi ko dati sa last video ko na may sakit siya, diba? Tapos inuubos nila yung tubig. Ngayon is, hindi na nila masyadong umiinom ng tubig. So, I don't know kung magaling na ba sila. Pero yung katawan niya, nangangayayat pa rin. Pero ito is tumataba na ng onte. So, babalitaan ko kayo kung anong mangyayari dyan. Tapos, may nagsuggest din sa ating video na ang ipangalan natin dito is Lolong. We can take that name. Pwede natin silang pangalanan Lolong, tapos si Lolang. Kasi nga, sila yung pinakamatanda sa ating loft. Siya ay 2009, tapos ito naman is 2015, tapos everything else is 2016 pataas. Tapos ito naman, wala pa rin silang itlog, pero feeling ko malapit na. Siguro mga 5 more days, mangingitlog na sila. Tapos ito naman, same thing, baka mga 1 week or 2, baka mangitlog na yung mga yan. Tara, punta naman tayo sa ating mga flyers. So ito naman yung ating mga flyers, yan. Kung mapapansin nyo, healthy naman sila lahat. Kuha lang ako ng pagkain para mapupunta natin sila sa camera kasi medyo mailap tong mga to. Punta naman tayo dun sa dalawang young birds. So ito po yung dalawang young birds. Kung dati nakita nyo sila is marami pa silang mga yellow na balahibo, ngayon tignan nyo wala na, tapos napaka healthy pa nila. Salamat talaga kay Brown G, kay KTK sa mga ibon na to. Gaganda. So yun mga kalapatis, mga kabarako, kuha muna tayo ng pagkain para makita natin sila ng malapitan kasi for sure gutom na rin tong mga to. So balik ako. Mga kalapatis, kumukuha tayo ng patuka natin kasi for sure gutom na yung mga yan. So ngayon gagawin ulit natin yung secret natin para sa mga pinapatuka natin. So yan, kukuha ulit tayo, tapos lalagyan natin ng Columbine Vita or Vita, whatever you call that s***. But yeah, maya maya papakainin natin sila. So tara, samahan nyo ako. So, ito na mga lapatis, mga barako, yung pagkain nila. Tara at pakainin na natin sila.
kasi for sure gutom na rin itong mga to. Una muna natin pakainin is yung mga breeders. So yan, isang kutsarita lang para ano, para kainin talaga nila. Kasi ano eh, minsan sinasayang lang nila. Hindi sila tumutuka masyado pag binibigyan natin sila ng napakarami. Kasi parang mga tao din yan. Pag maraming mga pagkain na sarap, parang ayaw mong kumain, parang nabubusog ka na agad. So ayun nga mga kabarako, yung sinasabi kong bad news is yung isa nating kalapati dito sa main loft natin. So kahapon pinalipad ko siya. Actually hindi ko siya pinalipad, parang nilagay ko lang sa yero, tapos biglang may hawk na dumaan, tapos nabugaw siguro, yun, lumipad. Pero ang pinagtataka ko lang doon sa kalapati na yun is yun yung pinakauna kong kalapati dito. Napakaliit pa nung pakpak nun. Parang, yun, same sila. Yun, kung nakikita nyo yung kalapati na yan, yun. Yun. Yan. Kung gaano kalaki yung pakpak niyan, ganun din kahaba yung pakpak nun. Yun, oh. Napakaikli pa ng mga bagwis niya mga kalapatis, pero nakakaya pa rin lumipad. Tapos umikot lang siya ng isang beses, ang taas na ng lipad niya. And then may isang kalapati na nagmeet sila doon sa banda ron, and then yun na, hindi ko na nakita. Hindi ko naman nanabangan kasi nga lunchtime ko lang noon, isang oras lang yung lunchtime ko, so hindi ko na nakita kung saan pa pumunta, pero hindi naman na bumalik. Pero okay lang yun, marami pa naman tayong mga kalapati dito, tapos syempre bawas na rin sa patoka. So ayan po sila mga kalapatis mga kabarao. So healthy naman sila, yung mga droppings nila is okay naman. So ayun, punta naman tayo dun sa mga young birds. So itong mga young birds natin, napapaamo na natin sila. So isang tawag ko lang dito. Yan o, lumalapit na sila agad o. Tapos siguro ang ipapangalan ko dito is yan o, mga mababait. Mga nasa amo eh, no? Si Boss Brown G. Nakamo rin. Yan o. Si Twist 1, Twist 2 siguro yung tatawag ko dito. Kasi kung mapapansin nyo, itong babae. Tingnan nyo yung gitna niya o. Parang may twist. Yan, so ang ipapangalan na natin dito siguro sa Twist 1 tsaka Twist 2. Kasi nga, yan o, may twist sila sa gitna. Parang yung balahibo na na-twist. So ayun, yun lang naman yung mga update natin dito sa mga kalapati natin. Tapos, yung sinasabi ko palang project is lalagyan natin ng landing board / extension yung loft natin na to, kasi yung side na to is parang hindi siya masyadong malawak. So ang gagawin natin is lalagyan natin ng extension, tapos yun na rin yung magsisilbing landing board nila, tapos parang viewing section na rin nila, kumbaga ganun. So, ayun na nga mga kalapatis, mga kabarako. Yun lang yung mga updates natin dito sa Kabarako Loft. Pasensya na kung hindi na tayo nakakapag-upload kasi nga busy tayo sa trabaho. Tapos, dalawa na rin yung job natin. So, napaka-busy natin. So, ang gagawin ko na lang siguro, dalawang videos
or isa every week. Pero salamat pa rin sa mga umaantabay ng ating mga videos kahit na busy tayo, di ba? So ayan. Ayan, maamo na tong mga to. Ayan. So ayan. So ayun na nga mga kalapatis, mga kabara ako. So maya-maya magbibihis lang ako tapos uumpisa na natin yung project natin. Pero hindi ko alam kung makapag-start na ako right away kasi nga nag-text yung girlfriend ko, may pupuntahan daw. So siguro i-start ko na lang mamayang gabi. Tapos kung hindi ko mang matapos is tatapusin ko na lang tomorrow morning. Madali lang naman yon. Tapos i-update ko kayo kung ano ba yung kakalabasan ng ating loft. So ayun, antabay lang kayo mga kalapatids. Mamaya kita-kits tayo pag inaayos ko na yung extension / landing board ng ating mga kalapati dito sa Kabarako Loft. So ayan, napakaamo na nila. Oh. So ayun mga kalapatids, antabay lang kayo. Balik ako. So ayun mga kalapatids, mga Kabarako, andito na tayo sa garahe natin. So kakarating ko lang, kumain kami sa labas ng girlfriend ko. Tapos ngayon, uumpisa na natin yung paggawa sa ating loft. Ang oras ngayon is let me check. I think it's 7:13 PM. So we'll see kung anong matatapos natin ngayon. So yan, andito ako ngayon sa garahe natin. We'll see kung anong matatapos natin ngayon. And then kung hindi natin matapos, tatapusin natin bukas ng umaga pagkatapos ng 3 hours job natin. So dyan natin uumpisan. Tapos babalitaan ko kayo kung ano yung mga progress natin, and then bukas ikakabit natin sa ating loft. So antabay lang kayo dyan, panoorin nyo ako kung paano ko ikakabit to. Alas 6 na lang gabi, so pagpapatuloy na lang natin to bukas kasi nga malapit naman na matapos, kailangan ko lang lagyan ng screen tapos yun, tapos na, pwede ko na ikabi dun sa ating loft. Yan lang naman yung extension, so madali lang yan. So bukas, abangan nyo, gagawin natin ulit to. Forever! One eternity later. So ayun mga kalapatis, mga kabarakos, so nagbabalik ulit tayo. Ang gagawin natin yan is lalagyan na natin ng screen sa lahat ng size niya, tapos nakakapit na natin dun sa loft natin para maging landing board nila at extension para sa kanilang gulungan. So tara, samahan niyo ako.
naman is pupunta ako dun sa loft tapos kukunin ko yung mga kalapat tapos ikakapit na natin tong extension na to. So tara, samahan nyo ako. So ayun mga kalapatis, mga kabarako. So ngayon huhulihin natin sila para may kapitan natin yung extension. So tara, samahan nyo ako. Is ano, kunin ko na yung mga extension natin tapos ikakapitan natin dito yan. So tara, so ayun na nga mga kalapatis, mga kabarako. So tatanggalin na natin yung screen dyan tapos magkakabit tayo ng dalawang support dyan para hindi naman siya bumagsak. So tapos na tayong gumawa ng ating extension / landing board. So ngayon ipapakita ko sa inyo yung nagawa natin. I mean it's not perfect pero okay lang naman. So ngayon ibabalik ko na sila pero magpapakain muna tayo ng ideal peels para hindi sila ma-stress. Tara, samahan nyo ako. So ayun mga kalapatis, mga kabarako. So samahan nyo ako na magsubo ng ideal peels. Yan o, para ano, matanggal yung stress nila kasi pinalagay ko sila dito tapos ay babalik ulit sila, parang natatakot sila sa pagpupukpok ko ng mga ano yung bahay nila. So tara, samahan nyo ako. Ito yung ano, pinakamaganda kong hen. Yan o. Yan. Yan na yung katawan na ito, buong buo. Yan. Ano, laki. So yung last na video ko pala, sinabi ko fancy pigeon to, hindi pala fancy pigeon to. Galing pala ng ano to, Virginia, sabi. Yan o. So ayun mga kalapatis, mga kabarako, napakain na natin sila ng mga ideal peels. So yan, bumalik na sila. Kung kitang-kita nyo naman, parang napakasaya nila na parang lumawak na yun na. So kanina pa to lumilibot-libot mga kalapatis yan o, kung kita nyo. Yan, kanina pa yan. Yan o. Parang gustong dalihin yung isang kalapati natin o. Yan o, dumapo pa. Ala, ala. Yan, dumapo pa. Ala, ala. Ala. Sumabit pa. Ayun mga kalapatis, mga kabarako. So tapos na yung ano natin. Landing board / extension. So yan. Ang purpose nito is yan. Malaki yung landing board nila. Pero dapat is ano yan eh, plywood. So
Ang ginawa ko na lang is screen, tapos pag umuulan is lalagyan ko ng plywood o kaya yero. So ayan, parang may option tayo kung paparawan ba natin sila or pag umuulan is para hindi sila mabasa. So yun, yan o. Tapos dyan din yung lalagyan natin yan ng ano, yung cage ng aso, tapos ilalagay natin dyan. Dyan na rin tayo magpapa-viewing, yan o. Yan, ilalagay natin dito, tapos kung magpapa-viewing tayo is ilalagay lang natin sila dyan. So yan mga kalapatis, mga barako, napakasan nila kasi lumawak na yung kulungan nila. So yan, pinakain ko na lang sila kasi medyo nagugutom na sila. So yan, so hanggang dito na lang po tayo, magpapaalam na po tayo. So salamat sa panonood, sana'y patuloy kayong nagsumusubaybay sa ating mga ina-upload na videos, at huwag niyong kalimutang i-like, mag-comment, at kung mga may mga katanungan kayo at kung gusto niyong ipagawa sa akin, comment niyo lang, gagawa natin ang paraan yan. So yan, at huwag niyong kakalimutan na mag-subscribe sa ating channel. Ayun, and then hanggang sa muli mga kabarako, paalam.